Ang pag-uusapan po natin sa oras po na ito ay ang paninisi ng ilang mga anti-Marcos forces, partikular ang mga netizen, na kung bakit daw po hindi man lamang nakapasok sa isang daang pinakamahusay na airport sa buong mundo ang Pilipinas. Ito po ay kanilang isinisisi sa dahil po sa kanilang katangahan at kabubuhan sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang balita po na yan ay mababasa po natin sa website po ng Time magazine ba ito o Time kung ano man ang tawag dito. Basta nakalagay time.com. At makikita nyo din po ito sa iba't ibang pahayagan sa mga nakalipas po na araw. Ayon po dito, March 15, 2023, ang itinuturing pong pinaka mahusay na airport pagdating siguro sa serbisyo ano at pasilidad ay ang Singapore's Changi Airport. Ano? Basahin ko na lamang po yung standing ng mga sumusunod na airports. Comparatively speaking din noong 2022, rankings po nila. Nangunguna po dyan ang Changi. Ewan ko kung tama yung pronunciations ko po. Ano? Number one po ngayon 2023 ang Singapore Changi. Ikatlo po siya noong 2022. Ang Doha Hamad, ikalawa. Ikauna po noong 2022. Ang Tokyo Haneda, ikalawa po siya noong 2022. Ikatlo naman ngayon. Ang Seoul Incheon, ikalima noong 2022. Ikaapat naman ngayon. Ang Paris Charles de Gaulle, ikaanim noong 2022. Ikalima naman ngayon. Ang Istanbul, ikaanim ngayon. Ikawalo noong 2022. Ang Munich Airport, ano? Hindi po nagbago ang kanyang standing, ikapito. Ang Zurich, ikasyam noong 2022, ikawalo ngayong 2023. Ang Tokyo Narita, ikaapat noong 2022 at ikasyam naman ngayong 2023. Ang Madrid Barajas, ikalabing-anim noong 2022, ikasampu ngayong 2023. Ang Vienna, ikalabing-siyam noong 2022, ikalabing-isa naman ngayong 2023. Ang Helsinki Bantaa, ikalabing isa noong 2022, ikalabing dalawa ngayon 2023. Ang Rome Piomicino, ika-24 noong 2022, ang laki ng in-improve niya, ikalabing tatlo ngayong 2023. Ang Copenhagen, ikalabing pito noong 2022, ikalabing apat ngayong 2023. Ang Kansai, ika-10 noong 2022, bumaba siya, ikalabing lima ng 2023. Ang Central Air Nagoya, ika-12 noong 2022, ika-16 ngayong 2023. Ang Dubai, ika-14 noong 2022, ika-17 ngayong 2023. Ang Seattle Tacoma, ika-27 noong 2022, ika-18 ngayong 2023. Ang Melbourne, ika-26 noong 2022 at ika-19 ngayong 2023. At ang Vancouver, ika-28 noong 2022 at ika-20 ngayong 2023. At wala na po akong mababasa sapagkat hindi na po nakalagay dito. Pero sa ayon sa pahayagan na nabasa ko po kanina, ang bansang Pilipinas po sa lahat ng mga international airport dito po sa ating bansa, wala man lang nakapasok sa 100 ranking. Ano? Kumbaga parang sinasabi na worse ang situations ng mga airport dito po sa ating bansa. Ito ba ay may katotohanan? Perhaps meron. Sapagkat hindi po maikakaila na sa nakalipas na mga panahon, eh talagang ang kalagayan po, particular ang NAIA International Airport, ay itinuturing na pinaka-worst airport sa buong mundo. Kung babasahin po natin ang balita, noong March 22, 2018, saka noong May 28, 2022, eh tinuturing ng mga worst airport. Isa nga sa worst airport ito pong NAIA or Ninoy Aquino International Airport. Ito po ay panahon ng Duterte administrations. Kasi kung sisisihin nila si Pangulong Bongbong Marcos, eto na naman tayo, magre-react po tayo. Sabi ko nga po sa inyo, I don't want to compare the previous administrations sa present administrations. But if necessary, gagawin po natin. Katulad po ng ginagawa partikular ng mga kakampure or ng mga DDS na anti-Marcos.
sisi sila ng sisi sa kasalukuyang gobyerno, pero kung titingnan po natin, kasalanan ito ng previous administrations at ng mga nakaraan pang administrasyon. Ngayon, kung matatapos o kung nakakatatlong taon na sa pwesto ang ating Pangulo apat, lima, anim na taon, ganito pa rin ang situations ng mga airports dito sa ating Pilipinas, sa ating bansa, sisihin na nila si Pangulong Bongbong Marcos at wala na tayong magagawa doon. Pero ngayon, hindi makatuwiran na sisihin si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang katotohanan, ito po ang sitwasyon. Ilan lamang to sa mga kinuha kong balita at marami pong balita na pwede pa kayong mabasa regarding sa situations po ng NAIA at ibang mga airport dito sa ating bansa. Noong March 22, 2018, nireport po ng Rappler, although ang Rappler, isa sa mga kung minsan mali ang pagbabalita, pero mabiberify nyo naman po ito sa ibang mga balita. Parehas lang naman. Na ang NAIA ay ranked 10th on world's most improved. Hindi pala. Tama naman pala itong 2018. Most improved ang NAIA. Yet, hindi pa rin po iyan papasok doon po sa pinaka-best airport. Kasi noong 2018, noong 2022, muli na naman pong pumasok ito pong NAIA sa world's worst airport for business class travelers. Ano nakalagay po dito? Sabi po dito sa balita, ang NAIA International Airport ang isa sa mga maituturing na hindi po maganda ang serbisyo pagdating po sa business class travelers. And I hope pagdating sa mga economic yung economy maayos, pero hindi ko na nakuha yung detalye doon. Ang punto na lamang is makikita pa rin natin sa balita na ito na itinuturing ang NAIA bilang worst airport para sa business class travelers. Perhaps, kung sa business class travelers, nangyayari ito more so sa economic, yung economy class, alam naman natin na dapat kapag ka business class, maayos na ang servisyo mo dahil business class na nga yan. Nagbabayad ka na ng napakamahal para sa isang maayos na servisyo. Yet, hindi pa rin maganda at naituturing pa rin na worst sa lahat po ng airport, comparatively speaking, sa buong mundo. Ayan ay noong 2022, May. Panahon po iyan ng Duterte administrations. At ayoko pong sisihin ang Duterte administration katulad ng mga ginagawa ng mga anti-Marcos forces na to sa kasalukuyan. Pero hindi rin naman natin maikakaila na meron talagang problema sa kasalukuyan sa ating airport. At diyan masusubok ang ating present administrations. Kasi kung papansinin po natin, ang balita nitong nakaraang araw, Bureau of Immigration drew flak. Nagkaroon po ng mga issues way back ito sa mga previous administrations pa itong Bureau of Immigrations. At hanggang ngayon nangyayari po ito. Dito natin susubukan kung gaano kagaling ang mga itinalaga po ng ating Pangulo sa Department of Transportation sa pangunguna po ng ating sekretary na si Jaime Bautista. Kasi hawak niya po itong Air Transportations Office, ang DOTR. Ang Bureau of Immigrations naman ay, kung hindi ako nagkakamali, nasa ilalim po ito ng Department of Justice. Tingnan natin. Bureau of Immigration is under what agency? Under what department? Okay, tama. The Department of Justice, isang attached agency po nito ay ang Bureau of Immigrations. Tama ba? What is the role of, what is Bureau of Immigration under? Tingnan natin. In the Philippines. Dali lang i-confirm ako lang at yan. The Bureau was reverted to the jurisdictions of the Department of Justice where it has remained up to the present time. Kaya ang Bureau of Immigrations, attached agency po ito ng Department of Justice. Masusubok ngayon dito ang leadership ng mga pinagkakatiwalaan po ng ating mahal na Pangulo. Hindi po ito kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano man ang mga nangyayari ngayon diyan po sa Bureau of Immigrations, yan po ay una, pagkukulang ng mga itinalagang leader diyan sa Bureau of Immigrations. At
Babantayan po natin yan. Tayo naman, ayoko pong magbulag-bulagan. Ano? Pagka meron po tayong nakikitang mali, dapat pansinin po natin. Pero wag nating isisi sa ating mahal na Pangulo. Una natin pansinin dyan, yung serbisyo, ang Department of Transportation ang dapat na mag-improve ng services ng ating mga airports nationwide. Pangalawa, yung pag-handle ng law enforcement dyan po sa immigration, dapat yan pagtuunan ng pansin ng Bureau of Immigration Chief. At the same time, isupervise ng maayos ng ating Department of Justice Secretary na si Boyeng Remulla. Panoorin natin ngayon ano ba ang mga issue na pinakalatest dyan po sa Bureau of Immigration. Yung nangyari pong viral video sa TikTok kung saan yung isang netizen, in-upload niya po yung kanyang experience at ito nga po yung hindi makatarong ang pagtatanong sa kanya ng mga Bureau of Immigration officer na nagdulot po ng antala ng kanyang flight o hindi na nga yata siya. Naiwan na nga yata siya ng kanyang flight papunta po sa Israel. May paliwanag doon si Ang Pahine, naalala ko lamang. Kasi hindi natin alam kung ano ang detalye in particular. Ano. Meron kasing pinapaliwanag dito si Ang Pahina. Tingnan natin yung paliwanag ni Ang Pahina sa issue ng immigrations. Nabasa ko lamang ito. I-follow nyo po itong Ang Pahina. Napakaganda ng mga insights na ibinibigay po dito ng author nitong Ang Pahina. Hanapin lamang muna natin yung third post ni Ang Pahina kaugnay po ng nangyari dyan po sa Bureau of Immigrations. Kasi ang sinasabi po nitong Ang Pahina, meron daw pong proseso, lalong-lalo na sa Israel, na kapag kami mga papasok na travelers from abroad, talagang napakamitikuloso po ng kanilang mga pagtatanong. Kaya initially, yung mga katanungan ay isinasagawa na dito pa lamang sa bansa po natin para pagdating sa Israel, hindi na ma-aberya pa yung papunta o papasok sa Israel. Kasi ang sinasabi, yung biyahe daw po nung pasahero ay papuntang Israel. Sandali at hindi ko makita yung shared post ni... Ito. Sabi dito ni Ang Pahina, ito no, ito po yung viral video kung saan kumalat po talaga ito sa internet. Siya po yung subject na naiwan po ng flight. Sabi dito ni Pahina, this is normal routine at the Israel airport. They even ask for your Facebook account. If you do not give, you will surely be hiding something. If you do not give, you will surely be hiding something. They will not allow you to board. This is not the Philippine rule. This is the Israeli rule to ensure they implement the stringent policy and security. In fact, she is going to Israel. O kaya parang nakikita dito, initially sa paliwanag ni Ang Pahina, papunta siya ng Israel, kaya somehow yung immigrations po natin ay sinisigurado na magka-qualify siya papasok sa Israel. Pero ang problema kasi, mukhang hindi talaga yun ang tunay na nangyari. Kasi inamin po ng Bureau of Immigrations na may pagkukulang sa kanilang part. At ito po yung interview sa spokesperson po ng Bureau of Immigrations. Pakinggan po natin ito, mga tol. After a social media user aired her frustration online about her unpleasant experience with an immigration personnel. In a TikTok video, the woman said she was asked numerous questions which she deemed irrelevant and caused her to miss her flight. The Bureau now appealing for understanding in its implementation of strict airport protocols. Let's talk to its spokesperson, Ms. Dana Sandoval. Good morning and thanks for joining us again, Dana. Good morning, Stanley. Good morning. Let's first talk about the offloading incident at NAIA where a passenger was asked to provide a yearbook photo to prove some form of educational attainment. Yon ang hindi tama kung totoo yung sinabi ng uploader. Ano? Anong connections ng yearbook doon po sa kanyang identity? Perhaps marami namang mga documents na magpuprove kung sino siya, kung ano yung kanyang educational attainment na kinakailangan para po makonvince yung Bureau of Immigrations. At ano ang naging kasagutan dito ni Ms. Sandoval, ang spokesperson ng
Bureau of Immigration. Sinasabi niya po rito na merong protocols, merong rules na follow, na to be followed, pero hindi kasama yung pangyayari na yon na nabanggit sa video. Yearbook photo, I mean, really, was this required? Well, definitely asking for a yearbook photo is not part of the questions of our immigration officers. This got the management's attention because, well, the procedure of undergoing secondary inspection is really part of the immigration officer's duties. Asking such questions that might not really be helpful in knowing the background of the person, it's a cause for concern of the management. It's really the manner on how the secondary inspection was conducted that we might see as a cause for concern here. And what did the personnel wanted to prove at this point for this specific case? Bakit may secondary inspections na isinasagawa? Babalik lang tayo dito, mga tol, sa sinabi ni Ang Pahina. Kasi depende yon sa point of destinations nga ng traveler. Ano? Katulad po sa Israel, mahigpit po sila pagdating sa kanilang pag-i-inspect. Kaya somehow, sinisigurado na rin ang ating Bureau of Immigrations na walang magiging problema the moment na dumating na nga po yung traveler doon po sa bansang kanyang tutunguhan. Ang problema lang dito is mukhang nawala sa proseso ito pong mga taga-Bureau of Immigrations. At ito po ay tinitingnan na ngayon ng maayos ng Bureau of Immigrations. And we are hoping na sana mabigyan po ng tamang aksyon. Kung hindi ako nagkakamali sa aking pagkakatanda sa panonood ko sa balita, mukhang sinampahan na po sa ombudsman yung mga subject ng pangyayari po na ito, no? Yung umantala doon po sa flight ng nabanggit po na biktima. Okay? I-share ko na lamang sa inyo pag naalala ko yung particular news na yon mamaya sa link dito sa ating live streaming. Ang pagsasampa ng kaso, di umano doon po sa ombudsman para po doon sa immigration officer na nagtanong ng mga kakatuwang tanong nito dito po sa biktima. By asking for a yearbook photo. Yes, well, when we asked the immigration officer involved, he denied asking for a yearbook photo. But perhaps he was interested in knowing the background of the person who went viral. But definitely, this is not part of the regular questions of immigration officers. All right. Now, this incident caught attention on social media, Ms. Sandoval. What is the Bureau of Immigration doing now to address this incident? And please tell us what your investigation has found out so far. Have there been lapses? Yes. Well, we encourage feedback. We really appreciate feedback. And if there are anything concerning travelers, if you see something not nice or actions that you might think that are unprofessional, we encourage passengers to immediately report it to the Bureau of Immigration. For this specific case, Stanley, the immigration officer involved was reassigned to one of our back-end offices and was removed from the front lines. All right, have you reached out? Now, mga tol, yan ang isa sa pinaka dapat nating gawin kapag tayo po ay naging biktima ng ganito pong mga pang-aabuso. Hindi lamang sa Bureau of Immigrations, kung hindi sa lahat po ng ahensya ng ating gobyerno. Ang kailangan po natin, tapang. Kasi maniwala po tayo ngayon sa rule of law. Dahil sa panahon po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, umiiral ang rule of law. Kapag ka meron pong pang-aabuso mula po sa mga ahente ng ating gobyerno, huwag po tayong mag-aalangan na ireklamo po ito. Lumapit po tayo sa kinauukulan at maging malakas ang loob at ireklamo po sila. Kasi yun lamang ang tanging paraan para matigil ang mga ganitong uri ng korupsyon sa ating gobyerno. Ang mga practices na ito hindi dapat tumatagal. At mangyayari lamang yan kung yung mga mismong taong gumagawa nito matatanggal sa serbisyo. Naalala ninyo, nung nakaraang araw, nagkaroon po ng viral incident sa kapulisan naman, kung saan yung mga miyembro po ng CIDG-NCR ay humuli po ng mga Chinese individuals at kanila po itong hinulidap. Nakuha po doon sa posesyon ng mga pulis na yon ng CIDG ang napakamahal na bag at napakamahal na mga relo. Yung isang relo nagkakahalaga po ng mahigit po sa 30 milyong piso. Yung patek na sa 3 milyong piso.
Tapos yung Louis Vuitton na bag, kasama din saka mga milyones na pera. Kaya naman yung 14 na pulis na ngayon ay pinag-aaralan na po ng ating kapulisan na sampahan po ng kaukulang kaso. Yon ay, ang problema, isa pa pala doon, yung mga biktima ayaw mag-press ng charge kasi mga undocumented Chinese. Pero sinasabi po ng PNP, ipupurso nila yung kaso laban po doon sa mga kasamahan nila. Kung hindi man mag-prosper yung criminal case, administratively, ipupurso nila para nang sa ganun matanggal sa serbisyo yung mga involved na polis. Yon ay mangyayari lamang mga tol, ikatatanggal ng mga public servant na ito sa kanilang mga posisyon na ino-occupy kung meron pong mga tao na magre-reklamo, lalong-lalo na kung kayo po ang mga biktima, magreklamo po kayo. That is the only thing na magagawa po ninyo para matulungan ang ating gobyerno to weed out this unscrupulous public servant sa ating gobyerno. Kaya hinihimok po natin ang lahat na para maging maayos ang serbisyo ng ating gobyerno, simulan din po natin sa ating sarili. Unang-una, huwag tayong magkukurap, huwag tayong mag-try na lumabas sa proseso kasi the moment na tayo po ay naghangad ng lumabas sa proseso, halimbawa may haba ang pila, kailangan yung maging mabilis sa inyong mga ginagawa, magbabayad kayo kung kani-kanino, yun, nagiging parte na po kayo ng korupsyon at hindi po kayo nakakatulong sa ating gobyerno. Lalo nyo lamang pong natotolerate ang mga taong gobyerno na gawin ang mga maling katulad po nito. Balik tayo dito sa issue sa immigrations. Ang mga issue na ito sa immigrations, hindi po ito kasalanan ng ating mahal na Pangulo. Higit sa lahat, ang mga serbisyo ng kasalukuyang mga airports sa ating gobyerno ay hindi rin po direktang kasalanan ng ating gobyerno, ng ating mahal na Pangulo. Pero kung ito po ay hindi magbabago sa paglipas ng mga taon, halimbawa 2024 na, 2025, 2026, 2027, wala pa rin pagbabago. Perhaps meron ang pagkukulang sa ating mahal na Pangulo. Ano yung pagkukulang na yon? Ang isupervise ng maayos ang kanyang mga taong pinagkakatiwalaan sa kanyang mga gabinete. Pero at this point in time, nasa 8 buwan pa lamang na panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po makatuwiran na isisi po natin sa ating Pangulo ang mga kasalanan, partikular ang mga kakulangan na nangyari sa nakalipas na administrasyon. Bigyan po natin ng pagkakataon ang ating Pangulo na makabuelo. Bigyan po natin siya ng sapat na panahon na ayusin ang mga programa at serbisyo na ino-offer po ng ating gobyerno. In fact, sa kanyang latest vlog kahapon, di ba, pinanood na po natin yan, 194 infrastructures sa Build Better More program ng kasalukuyang administrasyon ang naaprubahan na with a total of 9 trillion pesos mahigit na pondo para po maisakatuparan ang mga proyekto na yan. At bahagi po dyan sa mga proyekto na yan ang pagpapaganda ng mga airports sa ating bansa. Ang mga public infrastructure, particular sa transportation, kaya nga binanggit ng ating mahal na Pangulo kahapon ang 8 magagandang idudulot nito pong 194 infra projects under the Build Better More program ng ating kasalukuyang gobyerno. Una, magkakaroon po ng trabaho, mababawasan po ang trapiko, tapos magkakaroon po tayo ng food security, magkakaroon po tayo ng maayos na pagtugon sa climate change, nandiyan din po ang turismo, at meron pang 3, yung pinakahuli, yung investment. Nakalimutan ko yung 2, yung 6 at 7, medyo nakalimutan ko, enerhiya, kasama rin po dyan, saka yung food sufficiency. Yun po yung mga binanggit ng ating Pangulo sa kanyang latest vlog kahapon na talagang sisigurado para po sa magandang kinabukasan ng bawat Pilipino. At perhaps, itong particular na pinag-uusapan natin, magbabago sa sitwasyon ng mga airports dito po sa ating bansa. And we are hoping na bagamat hindi man tayo makapasok sa 20th pwesto sa pinakamaayos na serbisyo na maibibigay ng isang airport sa buong mundo, sana naman pumasok na tayo sa 100. Ano? Kasi sa ngayon, wala po tayo dyan sa ranking na yan. Hindi tayo nakapasok sa 100 pinaka
pinaka-best or world best airport sa buong mundo. Now, mga tol, maraming salamat. Yan na lamang muna ang ating topic sa umagang ito. At magkita-kita po tayo sa panibagong live streaming natin mamaya sa Top 1 Archive. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, basahin ko muna ang inyong mga komento. Inuulit ko, tayo ay hindi naninisi. Kaya ko lamang nababanggit ang mga nakaraang administrasyon kasi may mga tao na sinisisi ang kasalukuyang Pangulo at kailangan naman nating idepensa ang ating Pangulo. Hindi ko hinahangad na siraan ang previous administrations. Wala po yun sa aking channel, wala po yun sa aking page. Higit sa lahat, buhatin ko man ang sarili ko siguro sa sasabihin ko ito, wala po sa pagkatao ko ang manira ng tao. Ako po ay laging reactive lamang. Kapag ka hindi mo ako inatake, hindi kita pakikialaman. Kapag ka hindi mo inatake ang ating mahal na Pangulo, hindi rin kita pakikialaman. Eh natatapik ko ito dahil inaatake ng mga netizen na 6%, bahagi ng 6% ang ating Pangulo at tingin ko obligation ko naman na ipagtanggol ang ating mahal na Pangulo. Maraming salamat. Magbabalik muna ako sa inyong mga komento.